upang magawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binibigyan ng patunay na nagpapakitang nasa Kanya ang Espiritu. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman. Subalit iisang Espiritu ang nagkakaloob nito. Ang Espiritong ring iyon ang nagkaloob ng ibang sa iba ng pananampalataya sa Diyos at sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling na sa may mga sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa iba naman ay kakayahang magpaghayag ng mensaheng mula sa Diyos. At sa iba ay kakayahang kumilala kung alin ang kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at sa iba naman ay mga magpaliwanag ng mga wikang iyon. Ngunit isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y makaupo. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay hango pa rin sa tema no ng good stewardship o maingat na pagiging katiwala ng mga resources o mga kaloob ng Panginoong Diyos. At ito po ay hinango natin sa aklat ng Korinto. Ito po ay naisulat ni Apostol Pablo at ito po ay para sa ikalalago at ikatatatag din na at ikaayos ng iglesia ng Korinto. Ito po ay nais nating makita na hindi basta-basta mensahe para lamang kumbaga maging mga pagsaway o mga yung iba kasi nangyayari ay wine-weaponize ang Korinto dahil parang puro pagsaway ito. Pero makita natin, ito'y biyaya ng Diyos sa iglesia upang mapabanal ang iglesia. At sa panahon natin ngayon, napapakinabangan natin ito. Muna kasi may makaka-relate tayo sa kanila dahil ang Corinthian church ay predominantly mga Gentil o kagaya natin mga Gentil, hindi mga Hudyo. So maaring maka-relate dahil sa ating background na hindi naman tayo mga Hudyo. So ating pong titigdan ngayon ang pinaka-tinuturo ni Apostol Pablo patungkol sa mga kaloob. Ngunit bago tayo tumuloy na mag-dive sa ating pinag-aaralan, paalala ko lang, meron tayong kopya sa GC. Nawa, nagka-problema kasi yung kanina. Nawa, maayos kong na-save yung mga yung transcript. So, sabayan nyo na lang po ako. Hindi ko na kasi na-double check dahil nagmamadali ako nung sinave ko. Kaya po, ngayon ay titignan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ngunit, nais ko muna kayong dahilihin sa isang story. And this is a story of the Trojan Horse. And ito po ay hango sa Greek mythology at sa mga nag-aral ng Greek mythology, nais kong medyo i-review lang natin at babasahin ko lang po yung isang entry sa Wikipedia regarding the Trojan Horse story. The Trojan Horse was a wooden horse said to have been used by the Greeks during the Trojan War to enter the city of Troy and win the war. The Trojan Horse is not mentioned in Homer's Iliad, with the poem ending before the war is concluded. And it's only briefly mentioned in the Odyssey. But in the Aeneid and by Virgil, after a fruitless 10-year siege, the Greeks constructed a huge wooden horse at the behest of Odysseus and hid a select force of men inside, including Odysseus himself. The Greeks pretended to sail away, and the Trojans pulled the horse into their city as a victory trophy. That night, the Greek force crept out of the horse and opened the gates for the rest of the Greek army, which had sailed back under the cover of darkness. The Greeks entered and destroyed the city, ending the war. So this is about the story of kung napanood niyo yung movie na Troy, Helen of Troy, isa tong part lang ng story na kung saan 10 taon na nila sinusugod yung city of Troy. At napaka-tibay ng kanilang depensa at hindi ito mapasok-pasok ng mga Griego.
Tandaan natin na this is just a Greek mythology. Pero maraming sasabi na hango daw ito sa totoong pangyayari sa history. I don't know about that. Pero gusto ko lang makita natin yung punto dito patungkol sa isang regalo. The Trojan horse is a gift. Ito po ay isang regalo ng mga Griego para sa Troy dahil sa 10 taon ng kanilang pagsugod, hindi nila matalo-talo, parang ito'y para i-appease or palubag loob nila at naisip ng mga Trojans na, ah, wala na, nagsawa na, kasusugod sa atin ng mga Griegong ito, kaya gumawa na lang sila ng isang effigy o ng isang malaking kabayong statwa gawa sa kahoy. At ito'y malaking kabayo na may gulong, kaya nadala nila ito sa isang sa kanilang syudad, at ito pala ay isang paraan lamang na magamit yung taktika. Kaya po, ang Trojan horse ay isang napakagaling na taktika na ginamit ng mga Griego upang matalo ang kanilang kalaban sa pamagitan ng panlilinlang. It is a very fruitful tactic, deceptive tactic sa gera. Inakala ng mga Trojan or nung na umalis na ang mga Griego at nag-iwan ito ng isang regalo, ng isang ekstruktura ng kahoy na kabayo. Hindi nila alam, isa pala itong patibong at hindi regalo. So yung kabayong iyon ay sa storya naglalaman ito o nagkasya doon yung mga elite soldiers ng Greek army at kasama doon si Odysseus. At ito po ay naipasok kasi napakahirap ng wasakin yung kanilang walls. Pero nakaisip sila ng paraan na makapasok. So, itong regalo nila ay pinasok nila sa city at sa buong magdamag, sa sobrang saya ng mga Trojans, nagbunyi sila, nag-inom sila, nag-party sila, at lasing yung mga bantay at yung mga sundalo at yung buong city. Sila ay masyadong nalulong sa kagalakan na binaba nilang kalamang guard. At nung gabing iyon, habang nasa loob na itong kabayong ito, lumabas na yung mga sundalo. Kaya nangyari, nagsanhi ito ng pagbagsak sa, ng kanilang syudad at nasakop ito ng mga Griego. Isa lamang itong alamat, ngunit nagpapakita ito ng malaking katotohanan. Una ay maging mapagmatsyag sa panlilinlang. Pangalawa, hindi lahat ng regalo ay nakabubuti sa atin. Ngunit sa Santiago, sabi ng salita ng Diyos, every good and perfect gift comes from God, and it adds no sorrow in other scripture. Ito'y nagbibigay ng kagalakan sa atin, nagbibigay ng mabuting bunga sa atin. Sa kabilang banda, ang mabuting kaloob ng Diyos ay hindi gaya ng kabayo na niregalo ng mga Griego sa Trojans. Ang kaloob ng banal na espiritu ay hindi para sa ikababagsak, ngunit ikalalago at ikatatatag ng iglesia. Hindi ito para magupo ang iglesia, ngunit ito ay para ikatlago ng iglesia, ikatatag ng iglesia. It is for the edification of the church, not for the destruction of the church. At hindi patago ang pagkaloob ng Diyos ng kaloob. Ito ay pinakita niya. In fact, nung ang banal na espiritu ay bumaba sa mga mananampalataya in the Pentecost, talagang nakita doon yung manifestation ng Holy Spirit. It is too obvious, hindi patago, no? Kaya makita natin ito ay para sa iglesia, para sa ikalalago ng iglesia, at niminsan hindi lamang para sa mga pinagbigyan ng kaloob. Kaya tunghayan natin ang mga katuruan ni Apostol Pablo patungkol sa tamang pag-unawa at pagkakagamit ng mga kaloob para sa ikatatatag ng iglesia. Pag pinag-uusapan po ang mga kaloob o mga gifts, usually naisip natin, yung mga gifts na masyadong yung bongga o yung masyadong visual. Speaking in tongues, prophecy, yung mga giftings na supernatural. Pero ngayon, medyo wag nating asahan na exhaustive itong pag-aaral natin tungkol sa gift. May iba tayong panahon para pag-aralan yan sa pneumatology o sa pag-aaral ng banal espiritu. Isang sem namin pinag-aaralan yun, no? At madaanan natin to sa lalong madaling panahon. Pero ngayong umagang ito, hindi natin to isa-isahin, ngunit may mga mababanggit tayo mga kaloob upang makita natin
ano ba ang binahagi ng Diyos na kaloob sa pamagitan ng kanyang banal na espiritu para magamit natin sa ikalalago ng iglesia. Ang mensahe ngayong umagang ito ay ang kaloob ng Diyos sa mga hinirang ay para sa ikalalago at ikatitibay ng buong iglesia at hindi pansariling kapakanan. Ulitin ko po, ang kaloob ng Diyos sa mga hinirang ay para sa ikalalago at ikatitibay ng buong iglesia at hindi pansariling kapakanan. Bago natin ituloy ito, nais ko munang tanggalin sa isipan natin na walang personal na epekto ito sa atin. Meron po. Hindi nga lang ito dinisenyo na pansarili. Pero definitely, there is a good and great spiritual effect or benefit para sa mga pinagkalooban ng mga kaloob na ito. Ano mang klaseng kaloob ito. Sa unang punto po natin, makita po natin dito na naghayag ang Panginoong Diyos ng wastong kaalaman para sa tamang paggamit ng mga kaloob ng banal na espiritu. Ang sabi po ni Pablo sa talata na binasa natin, ang sabi po, mga kapatid, ngayon tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Nais niyang magkaroon ng mga taga-Korinto ng tamang kaalaman. Bakit? Ibig sabihin may mali. Sa ibang version ng scripture, sabi, do not be ignorant. I don't want you to be ignorant about this. Bakit? Merong may maling kaalaman at merong tamang kaalaman at merong talagang walang kaalaman. Sabi sa verse 2, alam ninyo na nung hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ay naliligaw sa mga Diyos-Diyosa na hindi naman nakakapagsalita. Pinakikita dito ni Pablo yung contrast between the God of the world, the false gods, and the God of all flesh. Na dati, ang mga paganong Korinto, taga-Korinto, ay naniniwala sa mga Diyos-Diyosa na hindi nakakapagsalita, walang kapangyarihan. Samantalang ngayon, ang nakpinakilala sa kanila ni Pablo ay Diyos na mga Diyos at hari na mga hari at nagbibigay ng kaloob. Ngunit ano pong nangyari sa Korinto? Hindi nga nakakapagsalita ang kanilang dating Diyos-Diyosa, ngayon naman ang kanilang sinasambang Diyos, ay binigyan sila ng kakayanan magsalita. At ang pagsasalita pa nga nito ay kaloob ng pagsasalita sa iba't ibang wika, propesiya, at iba't iba pang mga kaloob na supernatural at may mga natural din namang kaloob. Ngayon, ang nangyayari ay nagkakaroon sila ng maling kaalaman patungkol dito. Ang karaniwan na nangyayari sa isang Lord's Day gathering ng mga taga-Korinto ay ginagamit nila ang mga kaloob na ito para sa pansariling kapakanan. Kaya sinabi doon, bigla na lang may tatayo, magpa-prophesy, bigla na lang may mag-speaking in tongues, usually babae pa yung tumatayo at magsasalita sa kongregasyon na para bang siya'y nagtuturo para sa lahat kasama sa mga kalalakihan. At ito'y nagsanhi ng kaguluhan, hindi kaayusan. Sa iglesia, nagsanhi ito ng pagbagsak ng kanilang espiritual na buhay. Nagsanhi ito ng maraming mga problema at nagdulot ng maraming kasalanan. Kaya dahil po ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesucristo ay ang Panginoon ng mga Panginoon, na Diyos ng mga Diyos at siya ang ulo ng iglesia, minarapat niya na dulutin si Apostol Pablo na magturo patungkol sa tamang kaalaman o wastong kaalaman patungkol sa mga kaloob. Dahil inaabuso na po ito. Kaya nais kong makita natin ngayong umaga na sa ating mensahe, no, ito ay para sa ikalalago at ikatatatag na iglesia, hindi pang sariling kapakanan. At ito po ay sinimulan ni Pablo ng pagtuturo. At ang pagtuturo po ay isa sa mga kaloob. At nakita natin, namamalas natin hanggang ngayon ang kaloob na ito ng pagtuturo ni Pablo. Makita natin, nung wala pa tayo sa Diyos, tayo ay mangmangka sa katotohanan at hindi sumasamba sa tunay na Diyos. Ang kamangmangan sa katotohanan ay walang pakinabang sa buhay. Ngunit nung tayo ay nanampalataya kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng karunungan, binigyan niya tayo ng wastong kaalaman sa katotohanan at sumamba na tayo ngayon sa totoong Diyos. Amen? Dati, ang sinasamba natin, kagaya ng mga taga-Korinto, yung Diyos na hindi nakakarinig, hindi nakita, hindi nakapagsalita, hindi nakakaramdam, hindi nakakagalaw. In fact, may mga Diyos pa nga tayong sinasamba nung araw na kailangan pang buhatin, kailangan pang damitan, kailangan pang ilagay sa isang altar. Pero ang Diyos na mga Diyos at hari na mga hari,
Ang ginawa niya, siya ang nagbigay sa atin ng buhay. Siya nagbigay sa atin ng kakayahang makakita, makarinig, makapagsalita, makaresponde. Ito'y mga regalo ng Diyos. Ito'y regalo unang-una sa unang seri, unang preaching sa serye na ito ay yung buhay na walang hanggan na dinala ng banal na salita ng Diyos. Ito'y dinulot ng ebanghelyo na binigyan tayo ng Diyos ng panibagong buhay. Binigyan niya tayo ng bagong ng kabagong kapanganakan. We are born again in Christ. At dahil po doon, ito po ay tinatamasa natin ngayon na kaya nating rumesponde, tumugon sa Panginoong Diyos. At siya ay hindi lang nanatiling tagapagligtas at niligtas na tayo, pinabayaan na tayo. Hindi po. Nagkaloob din siya ng banal na Espiritu. Ngayon, magkaliwanagan po tayo. Ang banal na Espiritu ay kinaloob sa atin. Ito ay niregalo rin sa atin ng banal na Espiritu. So, sa English po, the gift of the Holy Spirit is the Holy Spirit gifted by Christ to the church or to the individual believer in the church. Now, the gifts of the Holy Spirit, yung regalo ng banal na Espiritu, ito yung pinag-uusapan natin ngayon. So, makita natin na magsasanhi ng tamang pagsamba at pagluwalhati sa tunay na Diyos ang tamang kaalaman at paggamit ng mga kaloob. Ano daw mangyari? The right understanding o yung kaalaman natin ay magdudulot sa atin ng tamang pagsamba sa Diyos. Kaya maraming maling pagsamba, hindi nakakasunod sa RPW, no? Hindi naman tayo magiging uncharitable sa mga normative ng paraan ng pagsamba, kagaya ng may mga banda o ano paman. Pero makita natin na meron pala talagang binahagi ang Diyos na wastong paraan ng pagsamba. At kaakibat niyan, yung wastong paggamit sa mga kaloob na binigay ng Diyos. Tandaan natin, ang naging problema ng Corinthian church is their worship is not regulative. Hindi naging regulated yung pagsamba nila. Nagkaroon sila ng problema sa paggamit ng mga kaloob tungo sa tamang pagsamba. At yun po ang nilalayo natin mangyari sa pag-aaral natin yun. Na yun din ang ginawa ni Pablo. Nagturo siya sa mga taga-Korinto upang maintindihan ang tamang pag-intindi sa kaloob ng Diyos at nagdulot ito ng tamang pagsamba at pagluwalhati sa Diyos, sa tunay na Diyos, hindi sa mga Diyos-Diyosan. Kaya po, tandaan natin, ang manatiling ignorante at mangmang sa kaloob ng banal na Espiritu ay walang pakinabang sa paglago ng iglesia at dapat ihingi ng tawad sa Diyos. Ulitin ko po, kung ikaw ay mananatiling ignorante at mangmang sa kaloob ng banal na Espiritu sa iyo, ikaw ay walang pakinabang. Maging ito ay walang pakinabang sa iyo. Kaya dapat ito ay ihingi ng tawad sa Diyos. Dahil niligtas ka ng Diyos, hindi para lamang maupo dyan at magpainit ng upuan at butasin mo yung upuan. Hindi po. Tayo'y niligtas ng Diyos upang maging kabahagi sa paglago ng iglesia. Para patatagin at pabanalin ang iglesia. Ang bawat isa ay may kaloob ng Diyos na magagamit sa pagpapalago, pagpapabanal at papanatili ng kabanalan na iglesia. Kaya kung hindi mo ito alam, kung hindi mo ito inaalam, at kung alam mo man ito at hindi mo pinagagamit sa Diyos o hindi mo ginagamit para sa ikalalago at ikatatatag ng iglesia, dapat ito ihingi ng tawad sa Diyos. Dahil tayo nagkakasala. Kung papaano ang mga taga-Korinto ay nagkakasala sa Diyos at sa isa't isa dahil pinangungunahan nila ang Diyos na dapat gamitin ang mga kaloob para sa paglago ng iglesia, ginamit nila ito para sa kanilang mga sarili for self-promotion. At ito ay hindi disenyo ng Diyos. Kaya po, ang ikalawang punto natin, ngayong umagang ito, ang mga kaloob para sa ikalalago ng iglesia ay pinamahagi ng banal na Espiritu para sa kalwalhatian ng Trinidad na Diyos at hindi sa pagmamalaki o pansariling kapakanan ng mananampalataya. Ulitin ko po,
Itong kaloob na to ay binigay ng Trinidad na Diyos para sa kaluwalhatian ng Trinidad na Diyos. Yung nga lang, ang Banal na Espiritu ang nag-dispense. Ang Banal na Espiritu ang nagbahagi. Ngunit lahat ng kapangyarihan na gumagana sa mga kaloob na ito ay mula sa Trinidad na Diyos. Makita po natin in verse 4, sabi po, iba't iba ang espiritual na kaloob, ngunit isa lamang ang espiritong nagkaloob ng mga ito. Ano pong sabi? Iba't iba ang espiritual na kaloob, ngunit iisang espiritu lamang ang nagkaloob dito. Napakaganda nun. Pangalawa, iba't iba, sa verse 5, iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Maraming kaloob, iba't ibang paraan, ngunit isa lamang ang Panginoon na pinaglilingkuran. Ikatlo, makita rin po natin dito na sa verse 6, iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Iba't ibang gawain, iba't ibang kaloob, iba't ibang paraan, iba't ibang gawain. Una, espiritu, iisa. Pangalawa, isang Panginoon. Pangatlo, isang Diyos. Anong pong pinapakita dito mga kapatid? Ito ay gawa ng Trinidad na Diyos. Makita natin na ang pinatutukuyan nung unang sa verse 4, iba't iba ang mga espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkaloob na ito. Sino yung espiritong iyon? Ang Banal na Espiritu. Sa Trinidad, ang Banal na Espiritu ang nagbigay ng mga kaloob na ito. Pangalawa, verse 5, iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Sinong pinaglilingkuran natin sa mga kaloob na ito kapag ating ginagawa at pinamamala sa iglesia? Siyempre, ang ulo ng iglesia. At sino itong Panginoon na ito? Ang Panginoong Hesukristo. Ikalawang persona sa Trinidad. At ang ikatlo, iba't ibang mga gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Maraming gawain. Iisang Diyos ang kumikilos. Nagbibigay ng kalakasan. Sino yung Diyos na iyon? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos Ama sa Trinidad na Diyos. Sa madaling salita, sa mga bahagi o sa mga kaloob ng Banal na Espiritu, ito po ay para sa ikalalago ng iglesia, ngunit sa kaluwalhatian ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu ang nagbahagi, ang Panginoong Hesukristo, ang pinaglilingkuran, ang Banal na Diyos Ama ang nagbibigay ng pagkilos. Hindi ba't napakaganda ng pagbabahagi ni Pablo ng Trinidad ng teolohiyang Trinidad patungkol sa mga ito? Nagbibigay ito ng malawak na pangunawa sa mga taga-Korinto at sa atin na ang pagsamba sa Diyos ay makita rin nating paglilingkod sa Diyos. Ang pagsamba sa Diyos ay pagpapagamit ng mga individual na kaloob ng Diyos. At ito'y para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi para sa iyong kaluwalhatian. Unahin po natin yung listahan ng mga espiritual na mga kaloob ng binigay ng Banal na Espiritu. Makita po natin na ito po ay nilista sa mga following verses. Makita po natin sa 1 Corinthians 12, 8 to 11, yung word of wisdom, word of knowledge, faith, gifts of healing, working of miracles, prophecy, discernment of spirits, kinds of tongues, interpretation of tongues. In 1 Corinthians 12, 28, apostles, prophets, teachers, workers of miracles, helps, administration, kinds of tongues. Romans 7, 12, 6 to 8, prophecy, service, teaching, exhortation, giving, leadership, showing of mercy. In Ephesians 4:11, apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. And in 1 Peter 4:11, speaking and service. Ito po mga kaloob na ito at mga opisina ay pawang kaloob na binigay ng Banal na Espiritu. At itong mga kaloob na ito ay pwede nating ikategorya sa tatlong bagay. Ito po ay ang supernatural o yung malahimala o miraculous. Pangalawa, official o para sa mga office bearers. And last, yung natural or ordinary para sa lahat ng kongregasyon. Ito po ay hango po do, sa pag-aaral namin sa
nakita niyo diyan no yung reference pag-aaral namin sa GMA, kasama po ito sa lecture 15, tama ba? Lecture 14, The Gifts of the Holy Spirit ni Pastor Noel Espinosa. Kinategorize niya or enumerate niya yung mga verses na naglalaman ng mga kaloob ng Diyos, ng Banal na Espiritu, at makita natin ito ay bigay ng Banal na Espiritu. Walang ibang panggagalingan ng mga bagay na ito. Kaya sa simula pa lang, sinabi ni Pablo sa teksto natin kanina, balikan po natin, no? Ang sabi po dito sa verse 3, kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinagpapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing sumpain si Jesus. Sa mga kaloob na binigay ng Diyos, ng Banal na Espiritu, wala kang makita doon na ni isa man na magsasabing sumpain ng Diyos o sumpain si Jesus. Lahat yun ay nagpo-point out para sa kaluwalhatian ni Kristo, para sa pagsamba sa tunay na Diyos. Pangalawa, hindi rin masasabi ni naman si Jesus ay Panginoon kung siya ay hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Sa madaling salita, ang dispensation o yung pagbibigay ng Banal na Espiritu ng mga kaloob na ito ay para lamang sa mga mananampalataya na pinananahanan niya. Walang mananampalataya na hindi binigyan ng kaloob. Lahat ng mananampalataya ay pinananahanan ng Banal na Espiritu, at dahil doon, tayo lahat ay binahaginan ng Banal na Espiritu ng bawat isang kaloob. At sa ating pong in-enumerate kanina, ito po ay nasa category ng supernatural or miraculous, official, or at natural and ordinary. So makita natin, itong mga ito ay magagamit sa paglago ng iglesia. Ngayon, meron tayong seminar para sa cessationism o kaya sa ano yun, yung Truth is Divisive Seminar na tinan natin dati, at isa yun sa mga dahilan bakit tayo nagkasama-sama ngayon bilang isang iglesia. At doon ay ipakita natin na meron pong mga kaloob na hindi na nagagamit ngayon dahil tapos na ang mandato ng panahon ng mga apostol, at meron namang nagpatuloy na mga kaloob. Kaya dito po, darako tayo sa ikalawa. Sabi po dito, iba't ibang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Dito po ay binigyan natin ng enumeration, no? Hango pa nito sa pag-aaral namin sa GMA in Pneumatology ni Pastor Noel Espinosa. Makita natin dito yung apat na mga natural na o ordinaryong mga kaloob na makita natin obviously at work in the church. Hindi natin natututukan yung mga supernatural dahil ang pinaka-purpose ng supernatural is to point to the authentication of the messenger o nung apostol. Wala namang apostol na ngayon dahil ang mga apostol ay nangamatay na. Wala nang bagong apostol dahil lahat ng sasabihin ng Diyos mula sa mga apostol ay nahayag na sa apat na sulok ng Biblia. Kaya ngayon ang pinag-uusapan natin ay yung mga kaloob na ordinaryo o nagagamit para sa ikalalago ng simbahan. Unang-una, makita po natin dito ang kaloob ng pangangaral. Ang kakayahang gamitin ang salita ng Diyos para sa payo at pamumpatibay ng kaloob ng loob ng mga mananampalataya. Kabilang dito ang kasanayan sa paggamit ng salita ng Diyos. Nakita natin dito ang pangangaral ay isang kaloob. Kagaya po dyan ng mga office bearers na elders must be able to teach. Dapat may gift. Pero tandaan natin, hindi pare-parehas yung gift ng gifted teachers. Merong mas magagaling, mas mahuhusay. Pero hindi ibig sabihin nun, mas lesser yung Banal na Espiritu na nananahan sa kanya kesa dun sa iba. Ito ay isang bahagi ng pagpapakita ng Diyos na binabalanse niya ang kaloob upang walang magmalaki. Makita natin na ang kagampanan ng pagtuturo ay para magamit ito sa pagpayo at pampapatibay ng loob ng mananampalataya. So merong opisyal at hindi opisyal na pagkakagamit ng kaloob na ito. So meron tayong elected elders, kagaya ko po, ang inyong lingkod. Ako po ay pastor ng iglesyang ito. Ako ay nagtuturo. Ngunit naniniwala tayo na meron ding gifted individuals in teaching and in preaching. Not necessarily to be voted or to be elected as an elder. No?
Ngunit sila ay may kakayanang magturo at nagagamit yan sa mga, lalo na sa mga kalalakihan. Kaya dapat ito ay ipagamit. At ito ay para magtulak ng pagkakaisa, paglago, pagpapabanal, at pagtataguyod, pagpapatibay ng iglesia, hindi sa self-promotion. Hindi nandirito sa pastor para ipakita ko ang galing ko. Ang galing ko mag-preach. Ako na yung pinakamagaling. Hindi. Ito ay para sa pakinabang na iglesia na tayo lumago sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tandaan natin, ang pinaka-epekto ng maingat na pagbabahagi ay nagsisimula sa maingat na pag-aaral at ang epekto nito ay nakakapangliit. Habang hinuhukay mo ang walang dulo, walang yun, unending na dulo ng balon ng salita ng Diyos, makita mo, napakaliit mo. Hindi mo lubusang mahukay. Habang inaaral ko to, I have to study yung mga notes na pinag-aralan namin sa pneumatology and I am amazed. I am so amazed kung paano. Panginoon, ba't hindi maubos-ubos? It's unexhaustive. Yung mga kaloob na yung mga kaalaman na matututunan namin sa kaloob mo, hindi maubos. Anong gagamitin ko dito, Panginoon? Napakayaman ng iyong salita. Nakakapangliit. At ito, ilan lamang ang aking naihanda ngayon. Pangalawa ay administrasyon at pamumuno. Isang taong may kakayahan sa pamumuno at pamamahala sa simbahan, as defined in the International Dictionary of New Testament Theology. Una, pamumuno ay kakayahang magsagawa ng pamamahala sa mga tao o magbigay inspirasyon at motivasyon sa pagkilos. Again, this could be official or non-official. Ang official ay elders na meron silang teaching and ruling office. But the non-office bearers ay meron ding leadership qualities. Kaya nilang manguna. Ito yung bibigyan mo lang ng task. Brother, baka pwede kang mag-organize ngayon ng ano natin, na evangelistic event natin. Baka pwede kang mag-organize ng Christmas party. Yung mga kahit simpleng mga bagay na yun ay nagagawa nila ng mahusay na pamumuno. Ito ay isang gift na ordinaryo pero nagpapalago sa iglesia. Bakit? Hindi ko na kailangan mag-organize. Ang pastor ay tututukan na lang ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero pag nakita natin na meron tayong kakayahan na tagapamuno at hindi natin ito ginamit para sa iglesia, masasayang. Ngayon, meron namang gumagamit pero pang sarili. At kung paano winarningan ng salita ng Diyos sa mga elders na do not lord over, huwag kayong maging Panginoon o tagapagdikta sa mga inyong mga tupa, eh ganun din ang warning sa may mga kaloob na ganito. Ito ay para sa inspirasyon. Ito ay para sa motivasyon ng pagkilos. That you can motivate and inspire other people. Ikaw yung tipong tao na humawa ka lang ng walis, aba yung iba nagtayuan na rin. Hindi mapakali, naglinis na rin. Yun ay kaloob. Kaya mong mag-lead ng mga tao na hindi sila na-offend. Bakit? Nabibigyan mo sila ng inspirasyon. Kaya mong pasunurin yung pinakamatitigas na ulo sa iglesia, yung pinakamatigasin. Nagagawa mo silang pasunurin dahil meron kang gift sa leadership at pamamahala, ruling, kakayahang lumikha at pagpanatili ng kaayusan sa struktura at proseso. Ito mga bagay nito, administrative ito, hindi lang ito confined sa opisina ng pastors at ng deacons, ng elders at ng deacons. Merong mga diaconate in their practice or in their gifts but not in office. Kasama dyan yung mga kababaihan. Kung walang pamamahala ang mga kababaihan sa kusina, anong mangyayari sa atin? Ngayon ang aking misis kasama ni Sister Anne, nagluto sila. Sarap ng ulam natin mamaya. Sigurado yun. Walang duda. Kung hindi nila mapamahalaan na ng maayos, kung wala silang gifts ang mga kababaihan, ay papaano na lamang? Kakain tayo ng stainless longganisa dito at ng sinagawang bangus. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, pinagkalooban sila ng pamamahala, napanatili na niyang kauyusan kahit sa simpleng kusina lamang, ay tumutulong ito para ang iglesia ay lumago. Amen. Ganun din po sa mga kalalakihan. Ang simpleng pamamahala lamang. Una, saan? Sa kaayusan, sa iglesia. Yung pagsalansan mo palang ng upuan,
si Brother Bitoy, pag nagsasalansa ng upuan yan, nakaskwala yan. No? Talagang engineered. No? Ay, hindi, mathematized pala. Kasi mathematician pala ito. Ginagamit yung mga kaloob para sa kaayusan. Pangatlo, pagtulong. Awa. Gifts of mercy. Ano yung pagtulong? Hindi lahat tayo matulungin at maawain. Huwag tayong maglukuhan dito. Meron dyang hirap na hirap na yung katabi mo. Hindi mo pa hinitulungan. Mahuhulog na lang yung daladala. Hindi mo pa matulungan. Pero meron naman yung anong magagawa ko ngayon na maitutulong ko sa kapwa ko. That's a gift. Ito yung isang bahagi o kaloob na binigyan ng Diyos na hindi lahat na bahaginan. Hindi ito para sa lahat. Ngunit merong tayong nade-develop na pagtulong, tama yon, pero meron talagang nabigyan, hindi ka pat lumalapit, binibigay na sa'yo. No? Nandoon yung kaloob na ito. Ang biyaya ng awa ay universal para sa lahat ng mananampalataya, meaning lahat dine-develop natin ito, ine-expect sa atin to be merciful. Blessed are the merciful for they will receive mercy. Tayo nakatanggap ng awa at dapat tayo maawa rin. Ngunit meron naman talagang mananampalataya na binigyan ng sobra-sobrang awa. Yung talagang maawain, nakita pa lang niyang pagpasok ng kapatiran. Oh brother, pawis na pawis ka. Oh ito, pinunasan na. Hindi, I mean, I'm just making a point na hindi pa man sinasabi, nandoon na yung pagtulong, yung awa. So sabi po, ang kaloob ng awa ay pagpapakita ng sariling pagtulong ay ang kaloob at pagkakataon ng pagsasagawa ng mga espesyal na gawa ng tulong. May espesyal na gawa ng tulong, ano yun? Yung mga special cases na hindi ordinaryong mga sitwasyon. Merong mga pagkakataon na kailangan talagang yung lalabas ka sa yung comfort zone para lang matulungan yung isang kapatid. Ito, naranasan natin ito, no? May mga kapatiran tayo, hindi ko nalang papangalanan, na talagang mag-absent yan o hindi niya alintana yung kanyang schedule para lang makatulong sa iba. Talagang gagawa siya ng paraan upang yung makabahagi sa paghihirap ng kapatiran, makatulong sa kanilang kabigatan. Meron ding mercy. Awa. Talagang nagbibigay sila ng kanilang mga resources, hindi iba pa yung pagbibigay, ah. Meron sa dulo yung pang-apat, yung pagbibigay, pero ito ay pagbibigay ng awa. Alam nila na hirap ang kapatiran at sila yung unang tumutugon sa pangangailangan. Hindi man ito sa monetary, ngunit sa ibang paraan. Kasama po dito, konektado dito sa utos ng binigay ng sa simbahan na habag sa may hirap o yung benevolence. Ang benevolence at the disposal of the office of deacons, nandun yan na sila rin ang nagbabahagi dahil sa finances, pero may individual naman talaga na hindi mapakali pagka may nakita siyang nangangailangan, tumutulong siya. At ang pang-apat, pagbibigay. Tumutukoy sa pag-unlad sa isang espesyal na paraan na mayroong higit na pagkakataon para sa bukas palad na pagbibigay. Ang nagbibigay ay hindi ito nakabase sa kayamanan, mga kapatid. Hindi ito kasi siya yung pinakamayaman sa church, siya dapat yung giver. Hindi po ganun yun. Pero mas maganda sana, no? Ano pong punto? Ito ay kaloob ng Diyos, regalo to ng Diyos. Una, ang inaasahan sa atin ng Diyos, ayon sa mga apostol, ang mayaman sa mabubuting gawa. Rich in good works. Kung yayaman ka, ang pinakabasehan ng kayamanan mo ay hindi yung pera mo. Tama naman, dumadami pera mo, ari-arian mo, maganda yan. Pero dapat mas yumayaman ka sa mabuting gawa. Gaya na sinabi sa Matthew chapter 6, huwag kang mag-impok ng kayamanan sa lupang ito na may kalawang at magnanakaw at may amag. Mag-imbak ka ng kayamanan saan? Sa kalangitan. Invest your treasures in heaven. At walang makananakaw nun. At makita natin dito, yung investment na ito, yung pagbibigay, tumutukoy para sa pagkakataon ng bukas palad na pagbibigay. This is a gift na talagang maluwag sa kalooban niya. Ito yung mga giver na kahit alam niyang, sobra-sobra yung binigay niya, hindi niya alintana. Hindi ito naghahanap ng kapalit.
hindi ito naghahanap ng tawag dito ng recognition. Basta magbibigay siya kung gusto niya. Meron ditong kapatiran, biglang kakatok na lang, kahit ano lang maibigay. Ibig ko sabihin, hindi ko in-expect, nandyan, kakatok, magdo-doorbell. That's a gift. Nagbibigay out of their whatever resources. Gift po iyon. Eh lalo na kung maraming resources. Na-imagine ko, na itong kapatid na ito, kung nagbibigay ng kung anong meron siya, eh papaano pa kaya pag bless siya ni Lord ng mas marami ibibigay ito sa iglesia. Ito yung isang kaloob na kung saan nagpapakita ng mabuting gawa. Ang tunay na kayamanan sa paningin ng Diyos ay mga gawang mabubuti sa iba. So, hindi lang ito patungkol sa pera o material na bagay. Pangalawa, handang magbigay. Ang kahandaan ay isang mahalagang bahagi ng kilos ng pagbibigay. Yung kahandaan, prepared. Hindi lang parang, ang tawag doon, yung parang sa offering natin, pinaghahandaan ito. Handa siyang magbigay. Lagi siyang may nakatabi para ibigay sa mga nangangailangan. Ang pagbibigay ay unang disposisyon ng issue bago kalkulahin. Ito ay hindi sa pagsasalang-alang ng pagpapalaganap sa sarili, ngunit sa halip ay pagkalimot sa sarili sa pagbibigay. Hindi daw ito para sa pagpapahalaga ng sarili. Hindi niya ito ginagawa na, nako, magbibigay ako pag nandyan lahat para makita nila. Hindi. Ngunit ito'y pagkalimot sa kanyang sarili. This is a sacrificial giving at handa siya. Yung kandahan sa pagbigay, handa siyang magutom basta makakain yung kapatid niyang nagugutom. Ganon ito. Pangatlo, nais magbigay. Ito ay isang hakbang pakas kaysa sa pagbibigay lamang. Ang pagbabahagi ay mga ay ang paggamit ng isang bagay na personal na pakipakinabang para sa paggamit ng iba. Yung nais magbigay, meron siyang willingness to give. Pansarili niya, pero willing siyang i-share. Lahat tayo may private lives. Meron tayong private property. Pero itong taong ito na biniyayaan ng Diyos, ay ito yung literal na magsasabi na feel at home. Karaniwan na abuso ito, kaya wag naman. Na willing siya ipagamit ng kanyang buong buhay para sa iglesia. Maraming ganito na kinakitaan ko po sa tagal sa ministeryo at tagal sa iglesia mga napuntahan, may mga kapatiran talaga. Na sige, pastor, sige, kapatid, walang problema yan. Para sa Panginoon yan. Handa siya. Nais niya. Gusto niyang ibigay. At para yon sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang salita ay nagpapakita ng aspeto ng pagtitipon o fellowship. Yung pagtitipon. Merong mga biniyayaan ng Diyos na magbigay sa pagtitipon para sa ilalago ng lahat, hindi sa pang sarili niyang promotion. Karaniwan, ito pa yung hiyang-hiya magbigay ako, pastor, pagpasensya nyo na, ito lang talaga. Pero grabe-grabe na yung makikinabang. Nahihiya pa yun. Ngayon, itong mga kaloob na binanggit natin, ang apat na ito ay pangangaral, administrasyon o pamumuno, pagtulong at awa, at pagbibigay. Itong mga bagay na ito ay yung mga natural. Hindi ito mga supernatural kagaya ng word of knowledge, speaking in tongues, prophecy. Pero makita natin, ito ay may kagamit-gamit na pakinabang sa iglesia. Ang tanong, ito ba'y nagagamit sa atin ngayon? Kasi naniniwala ako na itong mga bagay na ito ay present sa atin at maniwala ka sa hindi, ginagawa mo ito. Ginagawa mo ito. Yun nga lang, minsan hindi natin ginagawa sa kapakinabangan ng iglesia. Minsan nakikinabang yung mga unbelievers, yung mga barkada natin na hindi mananampalataya, yung ibang tao. Pero ito'y binahagi ng Banal na Espiritu sa atin para saan? Para gamitin sa ikalalago, ikatatag, at ikababanal ng iglesia. Ang pangatlo, letter C, di ba? Una, mula sa Banal na Espiritu. Pangalawa, para sa paglilingkod sa Panginoong Jesus. Pangatlo, dahil sa kalakasan na binibigay ng Banal na Diyos Ama, merong dalawang pagkakagamit ng
mga kaloob. Una, yung official, binanggit na natin kanina, yung office bearers o yung pastors at deacons. Pangalawa, yung pangkaraniwan. Nakita natin dito, hindi ko na nilagay ang supernatural. Bakit? Supernatural gifts ay naniniwala tayo na natapos na ang silbi o mandato sa panahon ngayon. Yung gifts of healing ay hindi na binibigay sa individual. Totoo, nagpapagaling pa ang Panginoong Diyos, pero wala ng gifts of healing. Ang problema, may mga nananampalataya pa rin na meron silang gifts of healing at gumagawa ng ministeryo sa particular na kaloob na yon. Ang nangyayari, hindi sa edification ng church, but for the promotion of self. Ministeryo na. Naging ministeryo imbis na ikalalago ng iglesia. So itong dalawang bagay na yun, iba't ibang mga gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Ang opisyal na kaloob ng Diyos sa iglesia ng eldership at deacon ay mahalaga. Pero wag nating iisipin na hindi mahalaga ang mga pangkaraniwang kaloob. Ang mga karaniwang pangkaloob ay mahalaga din. Kaya ito ay nagkakalakip-lakip sa pagpapatatag at pagpapalago ng iglesia. Kaya tandaan po natin, ang kaloob ay dapat magtulak sa pagpapakumbaba para sa pinagkalooban at kabanalan sa iglesia. If you are the gifted person of these things, be humble and you will be humbled. At ang resulta naman sa iglesia ay para mapabanal ito. Sabi po ni Pastor Noel Espinosa, do not make giftedness greater than graciousness. Huwag mong gawin na mas mataas ang tingin mo sa pagiging gifted kaysa sa gracious. Holiness and usefulness are the twin goals of practical Christian living. Ano daw yung twin goals? Kabanalan at yung may kapakipakinabang na paggawa. Maggamit tayo sa iglesia. Pangatlo, dito po tayo magtatapos. Maraming kaloob na nasa sinaunang iglesia na napakinabangan natin hanggang ngayon. Ngunit ang mismong kaloob ay hindi na binabahagi sa ating panahon. Meron ang dispensation ng mga giftings na supernatural in the first century church, in the apostolic age. Nandoon na yung prophecy, nandoon yung speaking in tongues, interpretation of tongues, miraculous healings, miraculous works, yung pag-control ng nature at pag lahat na ng mga miraculous nangyari na yun sa panahon na yon. Ito'y kinaloob na sa mga kapatiran natin para tumatag tayo ngayon bilang isang iglesia. Bakit? Ang pakinabang ay sa atin pa rin. Kung paano na authenticate ang canon of scriptures, dahil din sa mga miraculous works and supernatural giftings na binigay ng Banal na Espiritu in the first century church. At tayo ngayon ang nakikinabang. Kaya una, makita natin, ang mga mahimalang kaloob ay natapos na ang mandato. May mandato sila. It is to authenticate the apostolic ministry, those who will write the New Testament text. Na-authenticate na sila dahil sa signs, wonders, and miracles. Naganap na ang dapat maganap. Sino nakinabang? Tayo. Because of the canon of scriptures, nababasa natin, nakita natin na totoo ang salita ng Diyos. Pangalawa, ang mga nanatiling kaloob ay dapat huwag ipagdamot, ngunit ipamalas ng pinagkalooban. Gaya na sinabi ko kanina, meron ka nito, ginagamit mo nga ito, ginagawa mo nga ito eh. Ngunit minsan hindi tayo aware, napapakinabangan ito ng mundo instead ng katawan ni Kristo. Kung generous ka magbigay sa labas, dapat mas generous ka dito sa loob. Kung ikaw ay masipag sa labas, dapat mas masipag ka pa dito sa loob. Kung ikaw ay nagbibigay ng encouragement sa mga kapatiran, nagtuturo ka sa labas, lalong magturo ka dito. Unahin mo sa pamilya mo. Merong kapatiran na may gift of encouragement. Yung bang akbayan ka palang, tapin ka palang sa balikat, na-encourage ka na. Hindi yung supernatural, ha? Yung bang alam mong may sasabihin siya sa'yo na makadiyos na bagay. So dapat babad tayo sa salita ng Diyos dahil ang sabi nga ng nanay ko, ang Kristiyano ay parang sponge, parang sponge. Pag binuhusan mo ng tubig, tubig ang lalabas. Buhusan mo ng coke ang lalabas. Kaya ang Kristiyano dapat kung tayo puspus ng Banal na Espiritu, yung Banal na Espiritu, yung giftings niya at yung salita ng Diyos ang lumalabas sa atin. Garbage in, garbage out.
Kaya dapat punuin natin ang ating mga sarili. Sabi doon, be filled with the Holy Spirit. Kasama po dyan, yung fullness ng Holy Spirit ay yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya tandaan natin, hindi nagkamali ang Banal na Espiritu sa uri ng mga binigay na kaloob, sa tao na binigyan ng kaloob at sa panahong binigay ang kaloob. May mga gifts na binigay sa bawat individual in the first century church na hindi na applicable ngayon dahil niloob ng Banal na Espiritu na gawin yon sa panahon nila. At hindi nagkamali ang Banal na Espiritu. Binigay yun sa panahon nila. At kung anong meron tayo ngayon at our disposal na banal na kaloob ng Banal na Espiritu ay para sa panahon natin. At hindi nagkamali ang Banal na Espiritu. Huwag na nating panaghilian yung mga supernatural gifts na akala natin yun ang pinaka kailangan natin ngayon. Ba't pa natin kailangan ng speaking in tongues? Eh nagkakaintindihan naman tayo sa lingwahe at naisulat na sa ating wika ang salita ng Diyos. Ba't kailangan pang i-authenticate na ang pastor ay tagapagsalita ng Diyos na kung ang salita ng Diyos na mismo ang kanyang binabanggit? At may Banal na Espiritu na nag-witness at bumoto at naglagay sa kanya sa posisyon. So these things, this authentication and these gifts ay napapakinabangan natin ngayon sa panahon na niloob ng Banal na Espiritu at sa bawat tao na binigyan nun. Huwag mong isipin na ang kaloob mo ay mahina kaysa sa ibang kaloob. Huwag mong isipin na hindi ka nakakatayo dito ay hindi ka binigyan ng kaloob ng Diyos. Ang bawat kaloob ay mahalaga at dapat pahalagahan at gamitin sa ikalalago ng iglesia. Sa aking konklusyon, ang bawat mananampalataya ay binigyan ng kanya-kanyang kaloob ng Banal na Espiritu, hindi para maging mitsa ng pagkakabahabahagi, ngunit pagkakaisa ng iglesia. Let us not make idols of the gifts and the gift bearers. Alam mo, nakakalungkot sa mga iglesia, may mga nangyayari na yung may gift ng giving, nagiging prominent sa iglesia. Hindi man gusto nung may gift ng giving na siya'y sumikat, eh binespre na ng lahat. Trinopa na ng lahat, pinahalagahan na ng lahat dahil, nagbibigay ito eh. Hindi po ganun yun. Kumilos tayo ng maayos, chill lang. Huwag tayo magkaroon ng pagkakabahabahagi dahil sa mga giftings na ito. Dahil merong mas gifted na teacher kaysa sa pastor, mas gifted yung non-office bearers, ay, dito ko sa kay brother ganito, sa kanya, bata ko to, o kung ano pa man. Hindi. May kanya-kanyang dispensasyon ng giftings at posisyon na nilagay ng Diyos. Hindi kompetensya ang gifts. Ito ay para sa ikalalagot pagkakaisa. Yan ngayon nangyari sa unang Korinto na ina-address ni Pablo. Nag-aaway-away na sila. Parang mas pinahalagahan nila ibang gifts kaysa sa iba. No, hindi. It is not a competition. Walang competition dito ng mas magaling mag-preach, mas magaling magluto, mas magaling mag-bigay, mas malaki yung binigay. Wala pong ganun. Ito ay para sa ikalalago ng lahat. Ito ay binabahagi ng Banal na Espiritu para sa kalalago at kababanal na iglesia at hindi upang gamitin sa pansariling interes. Tayo ay binayayaan ng binigyan ng mandato na magamit ng mahusay at kapaki-pakinabang ang ating mga kaloob. Mahusay at kapaki-pakinabang. Galingan natin. Use your gifts excellently. At magamit ito parang bilang kagamit-gamit sa iglesia. Bilang hamon, ang tanong ko ngayong umaga, aktibo mo bang inaalam ang iyong kaloob? Don't be passive. Huwag ka lang maging wallflower o wall fan. Nakaabang ka lang na makaranas ng mga kaloob ng iba. Hanapin mo. Alamin mo ang kaloob na binigay sa iyo ng Diyos. Paano? Magpagamit ka. Subukan mong magluto dito kung ikikababaihan. Baka nandun ang gift mo. Mga lalakihan ka, subukan mong mag-share. Huwag mong tanggihan yung mga pagkakataon na binibigay ng iglesia na magamit ang iyong kaloob. Pangalawa, aktibo mo bang pinapagamit ang iyong kaloob? Is it active? O may gift ka lang? Ay, gifted itong taong ito. Pero hindi lang pinapagamit. Di ba? Ipagamit natin sa Panginoon. Hindi pa pwedeng sabihin na may gift ako ng giving pero hindi ka nagbibigay.
Hindi mo rin malalaman kung may gift ka ng giving kung hindi ka magbigay. Ganun din, hindi mo malalaman may gift ka ng teaching kung hindi ka magtuturo at hindi ka makapagturo kung wala kang gift. So, kailangan ito ay aktibo na ginagawa. Para sa mananampalataya, ikaw yung may kaloob na binigay ng banal na espiritu. Gamitin ang kaloob ng mahusay para sa paglago ng iglesia. At ang pinakamahalagang kaloob ng Diyos ay ang iyong kaligtasan. Kaya gamitin mo ang buhay ng mahusay. Para sa mga hindi mananampalataya, ang buhay mo dito sa mundo ay maaksaya lamang kung hindi ka mamumuhay para kay Kristo. Wasted life. Walang silbi ang buhay mo kung hindi ka mamuhay para kay Kristo. E pagsusulit mo sa banal na Diyos ang pagugol mo ng iyong oras sa pagkakasala. Sa pag-ibig ng Diyos, hindi ko pala na-update, no? Sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, tama ba? Si Kristo Jesus lamang ang kanyang ang kayang magtubos ng iyong buhay upang maligtas ka sa kaparusahan ng Diyos. Magtiwala ka sa natapos na gawa ni Kristo Jesus at mabuhay ka para sa Diyos. Magsisi at manampalataya ka ngayon at hindi bukas. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa iyong salita na patuloy na nagpapabanal sa amin, nagtuturo sa amin ng wastong kaalaman patungkol sa iyong mga binahaging kaloob sa pamamagitan ng iyong banal espiritu. Kaya dalangin po namin ang mga natutunan namin ngayon ay magamit namin, Panginoon, sa ikatatatag na iglesia upang hindi namin mawaldas sa walang kapararakan o walang silbi ang mga kaloob na binigay mo sa amin, ngunit mapakinabangan ito ng iyong iglesia upang kami patuloy mapabanal. Dalangin namin, O Diyos, ang karunungan, kalakasan, ang patuloy gawad sa inyong mga anak upang kami patuloy nilang mago sa aming pananampalataya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen.